tayo na po ang lahat. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Patuloy din natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng mga kahilingan at mga intensyon na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo, lalong-lalo na for the wedding anniversary ni Ana Obienda, ni Judge Armando Obienda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong kautusan ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo na isang malinis na dalagang ipinagkipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit, nag-aalaala akong baka malaso ng iyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko.
Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapo sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko nung ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit sa ko diyan, kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi naalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita,
gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po ako magsimula sa aking maigsing pagninilay, ako po ay magpapakilala. Ako po ay bago lamang din po dito sa simbahang ito, sa dambana ng mahal na poong Nazareno. Ako po si Reverend Rolly Ocampo, isa po akong miyembro ng Missionary Servants of Immaculate Heart of Mary at ang aming pong seminaryo ay sa Muntalban, Rizal. Mga kapatid, ang ating pong pagbasa ngayon at ang ating mabuting balita ay pumapatungkol sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo kung paano natin gagawin ang pananalangin. Dito natin makikita kung paano in order ang ating pananalangin dapat. Sa tuwing tayo mananalangin, mga kapatid, ito ay may dalawang salita na kinakailangan po nating pagtuunan ng pansin. Ang una, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikipag-usap ng Diyos sa taong nananalangin. Hindi po maaari na tayo ay nagdarasal na panay na lamang tayo ang magsasalita. Kung maaari, tayo ay manahimik din sapagkat sa mga puso ng bawat isa sa atin ay nangungusap ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangan din po tayong makinig sa mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kalimitan sa atin, kapag tayo ay nananalangin, tayo na lang nang tayo. Parang sinasabi ba, tayo na lang ang nagsasalita palagi. At pagkatapos ng panalangin, ay hindi natin pinakikinggan ang sagot ng ating Panginoon. Kaya minsan, sa ating pananalangin, minsan, naandyan ang sagot, pero hindi mo pa napapansin. Naandyan na, ibinibigay na ng Diyos ang mga kasagutan, subalit hindi mo pa rin pinapansin. Tandaan po natin mga kapatid, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikipag-usap ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng katahimikan ng ating mga puso. Ito ay isang paraan na pakikipagdialogo ng Diyos at ikaw sa Diyos. No?
Ito po ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikinig sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, hindi po ito parang ikaw na lamang nang ikaw ang babato ng babatong salita sa Diyos. Ang kinakailangan ay pakinggan din po natin ang ibinubulong sa puso ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang pananalangin ay mula sa puso ng bawat isa. At kung ito ay sasagutin ng Diyos, ito ay magmumula at mapapakinggan ng puso. Tatandaan po natin mga kapatid, kalimitan, kapag ka may natanong tayo o may nakilala tayong mga tao at ito ay Kristiyano, kalimitan, hindi sila marunong magdasal. Kahit yung mga basic lang, yung Ama Namin, yung Abaginong Maria, yung Luwalhati, minsan pahirapan pa. Subalit minsan sa buhay nila, sila ay nagdarasal ng bukal sa kanilang mga puso. Aminin man natin mga kapatid, narito tayo sa dambana ng Poong Jesus Nazareno upang tayo'y manalangin, upang tayo'y humingi ng mga biyaya sa Kanya, upang tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinapagkaloob sa ating lahat. Pero minsan, sa buhay natin, nalilimutan natin siyang pakinggan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay sa iyo kung ikaw ay taos sa iyong mga puso ang pananalangin na iaalay mo at bibigkasin ng iyong mga bibig. Tatandaan po natin mga kapatid, hindi sapat ang bibig at tuhod upang magdasal. Kinakailangan po natin itong lagyan ng paggawa, ng action kumbaga. Tatandaan po natin mga kapatid, ipinapakita dito sa ating ebanghelyo na tinawag ng ating Panginoong Jesus ang Ama, ang Diyos na Ama. Kung makikita natin, ito yung marahil na kaya nagagalit itong mga pinuno ng relihiyon that time na tinawag ng ating Panginoon ang Diyos na Ama. Dahil alam ng ating Panginoon at ipinakita sa ating banal na kasulatan na nagsusumigaw nung siya ay binyagan. Ito ang minamahal kong anak. Isang pagpapakita at pagpapatunay ng ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Ito po ay isang pananagutan na kinakailangan po nating mahalin, tulungan sa isa't isa, lalo na't higit ang mga nangangailangan sa ating maari ito'y kaibigan, kakilala, o yung mga taong mas lubos na nangangailangan ng tulong. Tatandaan po natin mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ng ating banal na misang ito, bilang pananalangin at pasasalamat sa Poong Nazareno, sa lahat ng mga biyayang patuloy na ibinibigay at ibibigay pa sa ating lahat. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap ng Diyos sa bawat isa. Makinig tayo sa pamamagitan ng ating mga puso. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuro ni Jesus na maari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya
ang ating mga hinaing. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang pag-aain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming ginagawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkalob mong kaming huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y ninigham at pinangasiwa sa San Sinokob. Sangad mong siya yung wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong
kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banala, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang mabuting gawin
kakamta. Atalastas, sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaang Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, nang ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalala ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwating ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Meron tayong bisita at kasama ngayon si Reverendo Rolly Ocampo ng Missionary Servants of the Immaculate Heart of Mary. Palakpakan po natin siya. Welcome po, Reverend. Ipagdasal po natin ang kanyang nalalapit na ordinasyon sa pagkapari. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalalang ang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
na.